pa rin yung tweaking sa mga na-develop na drama at instrumento na ilagay sa baba at tuloy-tuloy pa yung pag-aaral ng paano man na ma-maximize yung information na kukuha. No? Marami na kasing modeling na gagamit ngayon dahil sa mga instrumento na ibigay. Gaya kagabi, nakikita po natin yung dahil ang daming rain gauge na nilagay at monitoring ng level ng tubig nationwide. Nakikita po natin doon with DOSD NOAA pag-asa yung information na nakukuha sa instrumento. So, kagabi sa pag modeling nga nga no, from the mountain range ng Sierra Madre at tubig sa may Baisiha, na nakikita natin nababalidate ko ano ng level ng tubig sa baba at ano pa rin ang anong level ng tubig sa taas, no? At kagabi tinawagan din natin ng gobernador ng Bulacan, ng Pampanga, Zambales, kasi nakita natin ang tubig sa taas dahil medyo punginang ulan sa Bulubundukin, bumaba po yung level ng tubig sa upstream. Pero nakita ka agad sa monitor na yung tubig sa taas na bumaba na. Tumaas naman yung tubig sa low stream. No? So, kagad nakakapag-warning tayo na maganda kayo yung tubig. Mapunta na dyan sa inyo. No? So, ang problema, nakikita natin, nakatakot kasi mataas pa rin sa taas, tapos tumaas na sa baba, yun na talaga nakatakot. Pero nakita natin bumaba sa taas, tumaas sa baba, pero ang problema ang hinarap natin kagabi, pahay tide ng 12. So, at 9:15 this morning, ito yung pinakamababang level ng tubig. At we're hoping na since 2:30, 3 o'clock in the morning, kung saan nag-umpisa bumaba yung level ng dagat, ay umpisa makapag-flush ng tubig sa Karagatan at maka-recede ng tubig sa ilang lugar. Yung recommendation, ang instruction kasi natin sa Philippine National Police, hindi lang sa rescue, hindi lang sa safety, kundi yung security, no? Serve and protect. Yung serve, yung pag-rescue, yung pag-responde, pag-tulong, pag-warning, to ensure the safety of our people, but protecting as well, no? Na kailangan na worst scenario, handa rin yung security measure, no? So, ang instruction kasi natin sa lahat ng hindi lang gobernador, mayor, pati sa Philippine National Police, sa kanilang pagplano sa baba, mas familiar sila sa area, lahat ng what if, itanong na nila at dapat may plano sila sa lahat ng what if, kung anong dapat nilang gawin. At ang laki ng improvement sa pag-report ng PLP, kasi may kasama ng picture ngayon. So right away, anong nakikita natin dito sa datos ng pag-asa ng DOSD, nakikita natin ang compare sa picture para nagkakaroon ka ng idea kung anong nangyayari sa baba. Kaya instruction din natin kanina na magpapadala ang opisina, ng DILG, ng recommendation letter, pinapanda natin na pagtapos na itong lahat. Pag hindi pa po tayo tapos, no? Klarong-klaro lang, natuloy-tuloy-tuloy-tuloy. Pero hinahanda rin natin yun. Salamat at pag-comment sa mga unit na umulong at lalong-lalo na magbigay ng commendation doon sa nagpakita ng heroism, no? Release nila yung buhay nila para ma-rescue ang ilan nating kababayan. At tinitingnan din po natin yung kanilang kagamitan, yung kanilang welfare, paano ma-improve. Ito nga pinag-uusapan namin ni Chief PNP Rick Marquez, no? Kasi yung may mga exercises na ginagawa even with the allied forces, no? May tinatawag silang joint and combined training center ng some forces. Kaya may mga exercises na ginagawa every after X number of years, one of which is the Pacific Partnership with the United States Armed Forces. Kasama doon palagi ang police,
pero nasa force protection component sa security, hindi sa HADR, no? Eh, when in fact, sa realidad, kasama ang police sa pag-respond, pag-rescue. So, dapat, sabi ko kay General Marquez, if we can lobby with them, that they should include the Philippine National Police, not only sa security component, dahil in reality, nakita naman natin sa television na nandun sila kasama rin ng armed forces na tutulungan sa pag-rescue ng ating mga. Sir, malawak yung mga lalawigan na nababaha during the past administration. Pag may ganyan, nagbubuo ka agad ng crisis committee and PILG yung nagiging head. Nagbuo na po ba? May instruction na po ba? Na, ito ngayon kasi, no, unang-una yung naipasa itong National Disaster yung Disaster Risk Reduction Management Act, no, na kung saan ang DILG ay Vice Chair for Preparedness sa paghahanda. So, yung bago dumating yung sa bagyo, bago dumating yung bagyo, doon kami tawag ng tawag sa lahat ng ating mga local officials at kasama sa pagtawag ng paghahanda ng Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail, DGMP, baka mamaya handa rin sila ng iba plan, eh baka mamaya yung kulungan mismo ang bahay, anong plano nila dyan na hindi makatakas din yung mga inmate at hindi sila mag-relax kasama ng kapulisan. Sa mga mayor naman, as early as February of this year, na panahon ni Secretary Manroas, meron ng listo, checklist sa manual na binigay sa kanila at pinakumply sa kanila na listahan na susundin mo na lang. Tapos pag may sitwasyon ganito, meron namang another manual to ensure anong gagawin mo na naman para dapat masunod yun from pre-need assessment at lahat-lahat ng dapat nilang gagawin na ginagawa na nila pre-disaster need assessment. So lahat-lahat na yan dapat in-place ang kanilang plano. Yun ang tinatawag natin sa kanila and we're providing them the information that we're getting from PAGASA to update them what might happen. So, lahat naman ng unit, andun na yung crisis management. Bali na ka, SOP na siya, pero additional instruction mag-. Yes, additional instruction from the LG and there's a mechanism that we have developed that we're able to monitor compliance, what level of alertness they are already. So makikita po natin on the very first day we issue the report, the instruction, makikita natin ang daming red sa local government unit. We need to say, nasa paghahanda pa lang sila. Then the following day, the second day, nakita natin, puro na green and yellow. Meaning to say, yung level of preparedness has reached more than 50%, 50 to 75, and some of the local government units have already reached the 75 to 100% awareness level. So, nakikita po natin, hindi lang po ito instruction, but we are making sure that we're walking the talk on the ground. And there's a feedback mechanism that the ILG has been able to develop prior to my assumption even. Sir, mayroon mga, kasi magiging frontline ito, please, mga rescue. Meron ba din natin na ang police, ito pang tinitingnan natin sa kagamitan. Ang iba nito actually provided ng local government unit kung gumagamit ng Philippine National Police. And we also would like to commend, you know, all the mga local chief executives na nag-invest talaga ng kagamitan para sa disaster risk reduction. In the National Disaster Risk Reduction Bureau, andun po yung 5%. Hindi na po, wala na po yung araw, napaka-reactive po natin. Kaya tawag ng araw, calamity fund. You can just imagine, mag-aantay muna tayo ng kalamidan bago tayo kikilos. Yun po yung dating polisiya. Nang ipinasa po yung Dream Law, naging proactive na po tayo. Yun na yung 5% na calamity fund, eh, tinatawag na ngayon na Local Disaster Risk Reduction and Management Fund. So with 70%, pwede na pong gamitin sa preparedness. Yung 30%, yung quick response. So wala pa yung ito dapat ginagamit ito ng mga local government unit na mabili yung dapat mabili na kagamitan sa kanilang side at hindi pa magamit sa ating kapulisan. But at any rate, sa kapulisan naman, tayo na may tinitingnan din natin how we can also
help out by providing them with the necessary na mga kagamitan sa pagtulong pag-rescue ng ating mga tao. So, napapag-usapan namin ni General Marquez na kung may HADR component sa armed forces, napapanahon na malagyan din ng HADR unit ang kasama sa programa para mabundungan naman siya separately na hindi kakainin yung regular na MOE na ginagamit nila sa pag-maintain ng peace and order para pag may sitwasyong ganito, may pondo talaga na pagkukunan ang ating kapulisan kung masama na yung HADR sa programa ng Pilipinas. Sir, there's creation of a separate unit? Not necessarily, you know. Basta yung fund niya is separate, yung sa disaster response. So, napaka-importante nun na makasamang programa. Kasi yung mga tao natin sa baba, may pondo tayong pagkukunan sa pag-train, pagkuha ng kagamitan, yung paano maiangat yung kanilang may lupa, ika nga yung pag-respond nila ay mas mabilis. Lahat na ito dapat ma-consider. But of course, we're trying to scale up. So, aside ng DILG, we would like to scale up na hindi lang po sa preparedness, but building resilience. No? And it's not only the local governments who should be doing this, we're also asking the private sector to do this as well. I won't mention the name of the establishment, but there is a mall operator in the Philippines na gumagamit na po. Ang mindset nila is building resilience already. Isa sa mall nila po, simulate yung 100-year rain cycle na kung saan nakita nila, may software na po nito eh. Nag-overflow po yung river. So, yung ginawa po nila, nagbuwa po sila ng mall on steel. So, kahit bumaha, hindi sila affected. Meron ako nakitang pictures sa isang bahay after Typhoon Frank, yung sea flooding lang, hindi yung tagasa ng tubig pa tumataas lang. Ang ginawa niya, linip niya yung bahay niya. It's a house on steel. So, pag may warning, nag-stack na siya ng pagkain good for 5 days, tuyo sila, wala tayong i-rescue, mag-aantay sila ng pagbaba ng tubig, then they're safe. So, sana sagat ganun din tayo. No? There's a mall also in Rojas Boulevard. They consider the possibility of a storm surge. Kaya nang pumasok yung surge sa tubig sa Rojas Boulevard, basang-basa po yung U.S. Embassy, bahayong Sofitel, but not their mall. So we need to say there's an available technology to it. The mindset should be, kahit ordinaryong tao, as I've said, in Iloilo, after Typhoon Frank, linip yung bahay. Ito sanang level of consciousness. Pwede matulungan po tayo ng mga kasama natin sa media so that we start building resilience and more proactive about this. Sir, ito pong patuloy ng Tuloy-tuloy pong operation at gusto ko pong sabihin na hindi lang po sa NCRPO. Every day kung kita po yung telepono ko po, yung text na natatanggap natin sa operation nationwide. Halos lahat po ng istasyon ngayon, halos every after 2-3 days may accomplishment. So sa side nga lang ng mga GMP, kailangan mag-step up dahil ang may programa ngayon, yung nanaumpisa nito ng panahon pa ni Secretary Mar Rojas, yung pag-decongest, siguro mas papalakasin. But more importantly, we also have to work with the local executives basically, so we can come up with some sort of a family strengthening program. That's the best program that we can perhaps implement. Na ba't natin paparatingin na mabuna yung bata sa kulungan? Pwede naman ang pamilya o din matutuhan. Ano mga LGBTs yung kinakailangan ng ating pupusan ngayon ng COVID-19? Especially that, yung pinaka-devastated areas na kailangan natin puntahan natin. Ang nearby Siha, Aurora, kasiguran kasi wala tayong communication. Baler na nakontak na po natin, nakausap na yung mayor, so medyo na tamdang mo yung gabi. Tapos yung nearby Siha,
tuloy-tuloy pa yung pagkuha natin. Inantay ko pa yung latest report this morning. Umuwi ako ng alas 12 na pasado ko tabi at tayo. So yun ang kinakuha nating information sa NRMC. At may mga lugar ngayon na La Union, yung car, andun pa rin kasi siya eh. Andun pa rin kasi siya. So tuloy-tuloy pa yung pagka-vigilant natin. Pupunta kayo doon sa We're going there today. The president. So ang di talagang ground zero is Aurora. But our problem really today, hindi naman makapag-airing ngayon. It's pinaka-challenging part for me. So Aurora really is the ground zero. Nang pumasok at may problema sa iba pang lugar. So we're not sure kung hanggang saan kami nito, but we'll try to reach yung mga areyang based sa balita ngayon nagkaroon talaga ng problema. Yun nga lang ang pagpunta doon dahil maraming section pa ang hindi passable. Yun ang problema ng alam natin. Alam naman, napaka-unpredictable. Pabiyahe ka ngayon, you're not sure. Baka mamaya tumaas yung isang area ng building. Wala ka ng access. Area? Hindi po, land. Maglaland kami. It's impossible, I think, to fly this morning. With the condition now, no? We're very risky. So, alright, thank you, sir. Rest muna kayo ng sir.